Nagbabalik po ang unang balita. Kaugnay pa rin ng nakatatang pagbitay sa tatlong Pilipino sa China. Nakakausap natin live mula sa bahay ng mga ordinaryo sa Quezon City ang tagapagsalita ng Migrante International na si Gary Martinez. Gary, good morning. Good morning, Arnold, at sa ating mga taga-panood. Oo, nalaman natin na ngayong araw lang pala malalaman ng tatlo na ito yung araw ng kanilang pagbitay. So, totoo lang, Arnold, nakakabigla itong balitang ito. At kaya po kagabi ay talaga po yung emosyon ng magkakapatid ay hindi po maipaliwanag dahil nga po dito sa nabalita nila. Actually, nakapag-text pa si tatay kagabi at ang sabi, para ng araw silang masisiraan ng ulo dahil pasabog na yung kanyang ulo sa kaiisip. Hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita si Sally. Okay, anong reaksyon nyo na nagsalita na muli ang Chinese Foreign Ministry na talaga yung ipatutupad nila yung batas nila para magkaroon ng mensahe sa buong mundo na wala silang sinisino at kinikilingan dito sa batas kontra droga? Nire-respeto natin yung pahayag ng Chinese government sapagkat sila man ay may sariling batas. Pero sa atin po, sa Migrante International, katulad po ng mga pamilya ni Ordinaryo, ay pinangahawakan po namin yung salita nila na bago sila tumungo ng China na tutungo sila doon hindi para saksihan kung paano mamamatay si Sally, doon sila para sa kaligtasan ng kanilang kapatid. At ito po yung pinangahawakan namin yun, bagamat maikli na po yung oras na atin po binibilang. Okay, nabaligtaan din namin, Gary, yung palang pondo para sa legal assistance ng mga overseas Filipino workers, natapyasan pa pala. Actually, nung September last year, ginigiit natin at kine-question natin si Pangulong Aquino bakit pumayag siya doon sa budget na yan na kalkasan ng 50%. Sa aming pong pag-aaral, kailangan po natin ng kalahating milyong piso para po tayo makakuha ng abogado. Pero sa 50% na budget po sa pagkaldas ng budget sa OFW, naging 7 mil na lang po ang kaya nating ibayad sa isang abogado. Okay. Gary, anong reaksyon mo naman sa iba sinasabi na itong tatlong ito ay masyado nang pinag-aaksaya ng panahon? Gayong ang kaso nito, droga. At kawawa naman yung talagang mga tunay ng OFW na nakakulong din pero pinagpawisan nila yung kanilang ikakipagtatrabaho abroad na napag-initan lang ng kanilang amo. Mahirap daw ikumpara eh. Actually, wag daw tawaging OFW itong tatlong ito, Gary. Diyan po sa bagay na yan, unawain po na, dapat po natin unawain na tayo po ay hindi na nagkukumpara kung OFW o hindi. Ito po ay isang pamilyang Pilipino, may mawawalan po ng nanat at tatay. Pangalawa po ay hindi naman po kagustuhan. Ako po ay naniniwala na wala po sino mang Pilipino ang lalabas patungo ng ibang bansa para maging kriminal o para gumawa ng hindi tama. Sila po ay biktima rito ng International Drug Syndicate. Bilang pa uli, meron tayong 200 kababayan na nakakulong sa China sa kaso pa rin ng droga. Anong magagawa rito ng migrante, Gary? Sa kasalukuyan po, nasa kamay po ng gobyerno ang lahat para magawa yan. Kami po ay nagsisikap na ang mga pamilya nito ay maabot. Pero sila nga po ang nagdidinay sa amin ng impormasyon. Ngayon po, dito po sa 200 may higit, eh, tanungin na po natin ngayon si Pangulong Aquino, kailan po sila talaga magbibigay muli na legal assistance habang hindi po natulan yung karamihan sa kanila ng kamatayan. Maraming salamat si Gary Martinez po ng Migrante International. Maraming salamat. Sa ibang balita, malawakang kilos protesta kaugnay ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kasado na bukas. Kaya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno nagsimula na maghanda sakaling maparelisa ang transportasyon. Narito ang report ni Steve Dailisan. Ang pagbasura sa oil deregulation law at pag-alis sa 12% IVAT sa produktong petrolyo ang panawagan ng grupong piston sa protestang lalahukan ng anilay 200 public utility jeepney sa Metro Manila sa Huwebes. Magtitigil pasada naman daw ang mga miyembro nila sa Pampanga at malaking bahagi ng Mindanao. Iginigit ng grupo na may overpricing sa langis, kaya kahit ang alok na 3 pisong diskwento ng gobyerno, ayaw nilang patusin. Yung mga nananahimik at ayaw magreklamo dyan at nakontento dun sa 3 pesos na fuel subsidy, yun napapahinga ko, no? Nagkakamali sila dun sa pagbilib nila dyan. Una, next month pa yan ipapatupad, no? At hindi pa yan sigurado. By the time na mapatupad yan, lagpas 50 pesos na ang diesel.
Tingnan natin kung di sila umangal. Ang MMDA, LTFRB, NCRPO, AFP-NCR Command at lokal na pamahalaan naghahanda na sa senaryong maparalisa ang transportasyon o di kaya magdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Ngayon pa lang, inabisuhan na mga motorista na iwasan sa Webes sa mga lugar na daraanan ng caravan. Ngayon pa lang nakahanda na ang 66 na sasakyan ng MMDA na ipapakalat sa araw ng Webes para maghatid ng libreng sakay sa mga commuter. Liban pa riyan, yung mga 6x6 truck ng PNP-NCRPO at AFP-NCR Command at pati na yung mga shuttle buses ng iba't ibang lokal na pamahalaan para masigurong walang masastranded na pasahero sa kilos protesta ng piston. Bukod sa MMDA na aantabay sa daloy ng trapiko, may 5,000 pulis din ang ipakakalat para mangalaga sa seguridad. We expect na yung movement should be mabilis, ano? Hindi mag-o-occupy ng mga areas na ipinagbabawal. Kaya nga, we will assist. Tutulungan namin sila by providing additional traffic personnel. Sana po dun sa mga sasali sa caravan, wag naman po nating gambalain din yung ating mga pribadong mga mamamayan na hindi kasali sa caravan na may mga pupuntahan. May mga pupuntahan lugar at mga papasok sa opisina. Babala naman ng LTFRB sa mga tsuper at operator, huwag gawing dahilan ng kilos protesta para talikuran ng kanilang prangkisa. Kung na-paralyze ba, walang bumiyahe, ipapatawag po namin yung operators. Padadalhan namin ng show cause order to explain why their certificate of public convenience should not be cancelled or revoked. Mismo ang LTFRB, kinilala nila yung karapatan namin mag-rally. So it follows, dapat kilalanin nila na kailangan bitawan ng driver yung manibela para makapag-rally. Para sa unang balita, Steve Delisan reporting. Latest showbiz balita, ayatid na ni Luan D. Luan! Thanks, Igan. Glee star na si Lea Michele na biktima ng hit and run. Nagmamaneho pa uwi ang aktres nang banggain siya ng isang kotse sa Melrose Avenue sa Los Angeles, California. Nakainom pa umano ang driver ng nakabanggang sasakyan na agad tumakas. Ang good news, hindi naman nasaktan ang singer-actress. Nakuha rin ni Lea ang license plate ng nakabanggang sasakyan at agad inireport sa mga pulis. Unang pagdinig sa $100 million lawsuit ni Charlie Sheen laban sa Warner Brothers at sa TV executive na si Chuck Lorre, nakaschedule na. Sa April 19, itinakda ang paghaharap ng magkabilang kampo sa Los Angeles Court. Ayon kay Charlie, ang hinihingi niyang pera ay para sa sweldo niya sana sa programa at para sa danyos dahil sa pagkakasibak sa kanya. Dagdag pa rito, nais daw ni Charlie na maisa publiko ang hearing at live na mapanood sa TV para raw makita ito ng buong mundo. Bagay na ayaw namang mangyari ni Lorre. May chika pa ako mamaya, dyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Sa ating Buenas Balita, all-girl cheerleading team ng Pilipinas, itinanghal na kampiyon sa kauna-unahang Southeast Asia Cheerleading Open. Ginanap sa Singapore ang kompetisyon na nilahukan ng mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia, Taiwan at Singapore. Bukod sa gold medal, wagi rin po ang team ng silver medal para naman sa all-girls stunts division. Ang mga estudyante mula sa Asuncion, Poveda, St. Paul's College at College of Holy Spirit ang bumubuo ng team. Samantala, silver medalist naman ang ating co-ed cheerleading team para sa co-ed group stunt division. Later sa traffic, narito yati naman ng aking partner na si Lala Roque. Lala! Ika, narito tayo ngayon sa kanto ng Chino Roses Avenue at Recco Avenue. Ito nga ay kinila yung University Belt. Pero ramdam na talaga na bakasyon dahil maluwag pa ang dali ng trapiko sa mga oras na ito. Dito sa lugar nito, lahat ng intersection na inyong nakikita ay walang kaproblema-problema. Siyempre, malibalay nakikita niya na may mga stoplight. Pero yung mga sasakyan, hindi naman ho ganun kadami ang volume sa mga oras na ito. Ganun din na nakikita natin sa taas at kanang bahagi, yung EDSA Kamuning po, ay wala pa rin kaproblema-problema. Yung kaliwaan niyan ay papunta ng monumento at yung kanan
ay papunta ng Makati pero wala hong sakit ng ulo sa mga oras na ito. EDSA Ortigas din, bagaman dumadami na yung volume ng mga sasakyan, ay tuloy-tuloy pa rin. Impong kaliwa, nakikita nyo ha, yan yung papunta ng Makati at yung kanan, yung papunta rin naman ng Monumento. Yung sa C5 McKinley Road, yung kaliwa po papunta yan ng Bikutan. Yung kanan naman ay papunta ng C5. Maganda pa po ang biyahe sa mga oras na ito. Kaya po yung mga motorista, alis na po kayo sa mga bahay nyo para hindi kayo malate sa inyong pupuntahan. Coding pa rin tayo, numbers 5 and 6. Hindi po kayo pwede pagsimula ng alas 7 ng umaga mamaya. Yan ang latest sa traffic. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Lala. At ang hirit namin mamaya, isang lalaki patay po sa pamamaril. Nangyari yan sa Cainta, Rizal. At China nagpadala ng 20,000 tonelada ng petrolyo sa Japan bilang tulo. Narito na po si Nalin at Tia. Thank you! Thanks, Igan! At isa na bang